Well, congratulations, Miss Vanessa Sarno. You are bound to the Paris Olympics 2024. Nakita ko ang laki ng ngiti mo. And may I see there, what are you eating for breakfast? Ano yan? Egg po, tsaka bread. Egg and bread. Wow. Yan yes, ba yung po. Parang reward mo for making it? I know na grabe rin yung pagdieta mo before the competition, yes, right? Yes po. Ano yung diet na ginawa mo before? Nag-control lang po ako sa yung before po pumunta dito. May meal plan po ako po from Dear Diet. Oh, okay. And then, di ba habang nandyan ka sa Phuket, kailangan i-control mo rin yung pagkain yes, mo? Yes po. Sabi mo, hindi ka pumupunta sa buffet breakfast. Dining. Yes ha? Po. Hindi po ako pupunta. Dinadala lang po ako nila coach ng pagkain. Can you give us an idea kung ano yung mga, yung pwede mo lang kainin while you were there? Like for example, like one day. Ganon. Ah, okay. Sa breakfast po nun, nag-oatmeal lang po ako. Then sa lunch, dinadala lang po ako ng chicken or egg. Wala pong rice. Then sa dinner po, same lang din po. Wala pong rice pa rin sa dinner. Wow. So you did that all the way up to the weigh-in? Yes po. Okay, well, congratulations. I watched your performance. A snatch, you lifted a 110. 110. Yes, 110, a personal best. Grabe. Yes po. So how did you feel na nabuhat mo yung ganong kabigat na weight? Hindi ko pa na-expect na mabubuhat ko po yun kasi week before po ng game, is hirap na po ako buhatin kahit yung personal record ko lang po. Hindi ko kayang buhatin sa training. Wow, really? And your personal record I know is 108, right? Yes po, 108. Wow. So ano nang ginawa mo para mabuhat mo? Was it adrenaline or meron bang sinabi yung coach mo? Ano yung nag-click kaya na nabuhat mo? Kasi nakita ko yung saya-saya mo after. Para sa akin po, parang adrenaline na rin po, tsaka puso, na yung nasa isip ko na po that time is buhatan ko lang po yung anong dapat kong gawin at tsaka yung tamang pagbuhat ng snatch po. So iniisip mo yung parang yung form mo, ganon? Yes po. Okay, pero going, nung palapit ka na sa bar, did you feel like extra strong or talagang lakas ng loob lang talaga? Lakas ng loob na lang po talaga. Because you really want to make it to the Paris Olympics. Now, yes, in the clean and jerk, you didn't lift your best because ang sabi sa akin, medyo masakit yung likod mo? Hindi po sa likod, sa hamstring po. Ah, sa hamstring. So, yes po. When did you feel the pain? When, nung after nung snatch or before? Kahit nung before pa po ng snatch, nangangalay na po yung hamstring ko po. And then doon na po siya nag-grabe sa warm-up pa po sa clean and jerk. Ah, so warm-up ng clean and jerk, yung 10 minutes. So, you lifted at 145, right? 135 po. Oh, sorry, 135. So, your total was 245. Yes po. And then, but your overall best total is 249. 249. Yeah. So, that means you're now top 5 in the Olympics. Yes po, stay pride po sa top 5. So, gaano kasaya mo na you made it, man. I mean, you did it. You're gonna go. Sobrang saya po. Worth it lahat ng pagod, ng sakit, ng sacrifice ko po sa journey po na to. As in, sobrang saya. Mixed emotions po yung nararamdaman ko po after nung result ng Group A po. Yeah. Ano yung pinakamahirap na challenge o sacrifice na nagawa mo para dito sa last competition? Or kahit bago yung ibang mga required tournaments? Siguro po yung mahiwalay ka sa family mo po. Yung parang wala ka pong time sa kanila. Mm-hmm. So you, how many months did you stay away from your family? Since January. Ano po, umuwi po ako nung Christmas and New Year lang po. Mm-hmm. And then?
And then, hindi na po, then bumalik po ko ng Manila ng January din. Hindi na po ako umuwi hanggang kahit after po nung Uzbek. Even before po last year sa Asia, ay after nung Riyadh, then Asian Games, umuwi po ako ng Bohol ng 3 days lang po. Yeah. So doon ka talaga sa Rizal. Sabi yes mo, po, sa Rizal. Yeah, sabi mo sa mga kababayan natin, ano yung routine mo araw-araw na ginagawa mo all these months? Kwento mo. So morning po, jog po kami 6:30 and then afternoon kain, then training po kami ng 9. Tapos pag dalawang beses po yung training namin sa araw na yon. So sa morning 9 a.m. then afternoon kain, then mag-rest, then training ulit ng 3. Then after ng training, rest na po, then bukas po, ganun pa rin. So basically, wala kang ibang ginawa kundi mag-training, kumain, magpahinga, and then... Yes po, then pag may schedule po ako ng PT, PT po. Mahirap ba yung training ng weightlifter, Vanessa? Yes at po. Mahirap. Like, sobrang hirap. Dahil hindi lang po siya, yung nakikita niyo po sa laro namin is snatch and clean and jerk. Sa training po namin is iba. Hindi po yung dalawa lang yun yung ginagawa namin. May training po, may ibang training po kami like squats, deadlift, saka combination po na program. And then, after po ng training na yun na nag-lift ng weights, may mga accessories po kami na ginagawa. May mga general physical exercises po kami na ginagawa na extra. So you're 21 years old, you're going to your first Olympics. How excited are you? Sobrang excited po. The first time ko po mag-qualify ng Olympics and di ko po na-expect na at this age po, makapaglaro na po ako ng Olympics. Yeah. And medyo matindi yung mga makakalaban mo. I was watching the group A, grabe. Yeah, I so mean, grabe. Reeves, American, the first American to beat a North Korean and a Chinese. And a Chinese. Yeah. So, and then yung China, syempre malakas. And then the others also. So, kailangan maghahabol ka ng mga kilos para umabot ka sa podium. Yes, yung po. pang yes, gusto mo. Po. Syempre po yung naisip ko po is kaya nga nila na nabit yung ganun nakakalakas na athlete. So, kaya ko rin po. So you want to try to win a medal at least, right? Yes po. At ano pa, I know you're still there in Phuket, pero anong gagawin mo pag uwi mo? Uwi ka mabang muna ng Bohol? Take a much needed break? Or what's your... Yes po. Pa-after po ng Phuket, uwi po muna ako saglit ng Bohol sa family ko po. And then balik po ako agad sa Manila. Training po ulit agad. When will you start training again? Uwi po ako ng kahit 3 days. 3 days to 1 week po sa Bohol. Then after po nun, train na po ako ulit. So, sino yung pinaka-inspiration mo dito sa weightlifting career mo, Vanessa? I remember you told me before na gusto mong makatulong sa family mo. So, can you tell yes us po. Dreams mo na gusto mong maabot para sa sarili mo at para sa pamilya mo? So, yung pinaka-inspiration ko po sa journey po na to is yung mother ko po. Dahil, ano, yamik? Yes. Naiyak ka na ata. Hindi po. Oh, what do you want to be able to give your mom? Siyempre po yung life na hindi ko na po makikita na naghihirap yung mama ko po. Yeah. That's nice. So you want to buy her a house maybe? Like yes that. Po, ganun po. So that's nice. And then yung parang bata ka pa, so matagal pa yung career mo sa weightlifting, di ba? Plan pang magstay to continue SEA Games, Asian Games, and of course the 2028. Yes. Los Angeles, yes po. Itutuloy mo? Yes po. Oh, okay.
That's nice. Okay, Vanessa, you want to, sino yung gusto mong mga pasalamatan sa, and I'm sure alam naman namin na maraming tumutulong sa iyo para maabot mo yung ganyang kondisyon. Yes po. Siyempre po, nagpapasalamat po ako sa PSC, sa MVP po, POC po, at saka sa lahat po ng coaches po ng SWP. Siyempre, kay Sir Monico po, sa mga kaibigan ko po, sa family ko, yung PT po namin po sa Power Recovery from PSC rin po, si Ate Fats, then sa buong team po na kasama namin dito. Yung sa coach po, kay Coach Pep, na nagbabantay sa akin sa training. Then, sa sponsor ko po sa food, si Ma'am Nissan Oy, sa Dear Diet po. Nagpapasalamat po ako sa walang sawang suporta niyo po sa akin.